At ang mga bag pa minsan, ang mamahal, oh, ibang carry yung case nila, no? Grabe, sosyal. Kaya naman, eto, may bagong kinababaliwan ngayon ng mga dog lovers, ang Doggy Day Care Center. Para yan sa mga among busy at kailangan ng tulong ng pag-aalaga ng kanilang mga doggies. Eto, silipin po natin ang Pooch Park kasama si Regine. Hi! Hello, guys! Good morning sa inyong lahat, mga kapuso! Oh, yes, we have a very animalistic morning para sa inyong lahat kasama ang mga pets ng mga sikat. Siyempre, dito sa unang hirit, dapat special na special ang umaga natin, lalo na sa mga pet lovers natin dyan. Kaya naman, nandito tayo sa Pooch Park Doggy Daycare. Hi, sigh of relief sa lahat ng mga pet lovers dyan na medyo busy ang schedule. Kung saan pwede magbantay ang iyong mga bantay. Yes, ang hawak ko ngayon ay hindi bagong style ng fur coat, kundi itong cute na Shih Tzu. At today, alamin natin kung bakit hindi mabobore si Doggy dito. Yan, very cute. Ang mga activities na pwedeng gawin ng iyong mga dog, may experience natin. Ngayon, makikita natin up close and personal ang mga celebrity pet. At kung ano yung mga pwedeng gawin nila habang kayo ay busy, di ba? Parang bata, kailangan may nag-aalaga at may nagmamahal habang wala po kayo. Kaya mamaya po, abangan yung iba pang mga gimmick namin dito kasama mga celebrity pets at mga celebrities dito sa unang hirit mula sa Pooch Park Doggy Daycare Center. Babalik muna natin sa inyo para sa unang balita. Sorry, celebrity doggies. Makapuso natin dito sa GMA. Talaga naman, ha? Eto na. Nakamali ako ng basa. Kukulitin na natin sila dyan sa Pooch Park, Pooch kung saan nakatambay si Reg. Go ahead, Reg. Hello, Reg. At sa lahat ng mga kapuso natin, hi Rhea, Egan, and Arn, miss ko na kayo. Nagbabalik ka tayo dito sa Pooch Park, dito sa Pasig, at kasama ko ngayon ang friend ko si Oliver Tan para kwentuhan tayo sa napakagandang concept ng kanyang Pooch Park nga eh. Saan mo ba nakuha itong doggy daycare idea? Well, kasi breeder ako ng schnauzer, so every time I go out, wala akong mapaglagyan ng aso. So I have to go home, leave them there, then I do my errands. So ngayon, gumawa ko ng ganitong place para anytime, pwede nyo iwan muna yung aso, alagaan namin, do your errands, pagbalik mo, masaya pa yung aso nyo. Hi! Oh, good morning! Good morning sa'yo! Hi, Miss Tessam! Anong ginagawa mo dito aga-aga? Ay, nako! Naghahanap ako na pwede kong pag-iwanan ng mga doggy ko kasi mayroon akong taping. Ayan, tamang-tama dito. We can take care of your dog. Oo nga, nabasa ko dyan! Dog ano daw? Yes! Panalo! Ay, nakakatuwa! Sino ba yung hawak mo na yan? Ito ang aking Pomeranian Pits. Wow. Si Bruno. Tapos ito naman si TR. Chihuahua. TR, bakit TR? Tess Ray. Okay. O sige, baba mo yan. Ano bang pwedeng gawin habang sila ay nandito sa daycare na yan? Oo nga, yun nga ang gusto kong itanong sa'yo. Kasi mag-board sila, diba? Ilang oras yung taping mo? Mga 5, 6, mga ganun. Oh, ilang oras yun? Madali na naman. Kapag 5 to 6 hours, pag nandito sila, lalaroin namin sila. Tapos merong grooming. Meron din na training. So, hindi tatama rin yung aso. Hindi ba sila mag-aaway-aaway? Hindi naman. Pero pag, kunwari, merong mga away, i-split up natin sila. Tapos, ihiwalay na lang para safe din para sa lahat ng aso. Wow, para din pala mga baby, no? Yun, kukunin na ni Kuya Hector si Bruno at I think papaliguan na siya. Is that okay with you? Yes, oh. Why not? Go. Kahit amoy baby powder na sila, okay lang yan. Correct. Diba? Anong pang gagawin? Paliguan? Ay, papaliguan sila, tapos sa grooman na lang, gugupitan natin sila. Ay, ang taray. Papaalagaan ko na, iiwan ko na, tapos i-groom nyo pa na ganun. Ay, ang taray, Miss Ren! May kinakwento ka kanina, pwede rin silang i-train, di ba? May doggy. Meron kayong pet kindergarten? Ano ba yun? A puppy kindergarten. Kasi ang puppies, for example, from 3 months to 6 months, dapat well-socialized ang puppy. So, dito namin sila tuturuan. They will meet other people, strangers, other dogs, strange dogs, ganyan, para hindi sila natatakot. Naninibago, di ba? At meron din silang socialization class. What's that?
Socialization Plus is, yun, bali, they get to socialize with people, tapos dogs, tapos ilalabas din namin sila para maka-experience sila ng iba-ibang scenarios. Ay, correct. So ngayon si Bruno, pinapaliguan na. Para sa mga, di ba, ikaw, you have 10 dogs, yes, di ba, sa iyong bahay. Bigyan niyo naman si Miss Tessam ng tips kung alimbawa siya magpapaligo sa kanila ng doggy. Bali, kapag papaliguan sila, well, ako preferably warm water. Para hindi, kasi may iba. Pwede bang shampoo ng tao? Preferably hindi. Kasi iba yung pH level ng aso eh. For dog, oo. Saka ng tao. So, mas maganda, we use shampoo for dogs. Okay. So, dito, yung dalawang doggies na iiwanan mo siya, babalik ka mamaya, di ba? Yes. Paano yung food nila sa inyo? Talaga, may tinanong ako pagka, syempre, magkano, diba? Ang mga doggies ko, ayoko naman maging ganun, di ba? Oo, magkano. Okay. Well, ang sa amin, kapag tawag namin na stopover-ins, iiwan mo yung aso mo. Kami na bahala sa food, sa water, sa pag-aalaga. Yun. Tapos per hour is 50. Pero the more hours, it becomes cheaper. Ah! So, halimbawa, may out of town ako, pwede kong iwan ng mga ilang days. Oo. May overnight din. So, sosyal. Diba? Si Bessie, yung mga baby, mga alaga correct. Mo, hindi mapapabayaan. So, baka naman, isipin ng mga friends natin, mga manunood dyan, yung mga toy, mga toy dogs lang, yung mga katulad nito, mga maliliit. Pwede din ba yung mga Rottweiler, yung mga malalaki? Yung mga Rottweiler, hindi namin dito ilalagay. Meron kaming facilities. Sosyal. O, Mare, so pwede ka na pumunta sa iyong taping. Balikin mo kami mamaya. At mga kapuso, mamaya, hindi lang ang pagpapaligo ang ipapakita natin, kundi pati rin ang pag-groom. Yes. Clipping at saka doggy training at may mga kasama pa tayong ibang artista. Okay? Right. Pero dyan ka muna. Kasihan muna tayo. Okay, yes, Mare. Why not? Alright, balik muna tayo sa inyo dyan sa studio. Mamaya, dito pa rin sa Pet Park or Pooch Park dito sa Pasig. Babalik tayo. Okay? See ya! Yeah.